Para sa akin, cash. Yan po, kasi personal booking po ito. At yung ibabayad po sa akin ni customer, 1,110 pesos. Okay, mga kaibigan, magandang hapon po. Time check 2:21 ng hapon. Yung bali naka-accept po ng booking. At yung na-accept ko pong booking, pick up sa may Top Avenue. Yan, marapit po sa may Pasay. And then, deliver po rito sa may Tanay Rizal. Napakalayo po, bali kulang 2 hours ang biyahe po mula po sa pick up hanggang sa drop off. Bali meron tayong 34 minutes remaining time bago tayo makarating sa drop off location. At ang layo mga kaibigan, 13 kilometer. Pagkaraan ng Katunga ang metro, bali ang payment pa ni customer sa akin, cash. Yan po, kasi personal booking po ito. At yung ibabayad pa sa akin ni customer, 1,110 pesos. Yan po ang ibabayad sa akin ni customer. At yung item na na-pick up ko sa may top, ayan, sa mga nampasay po yun, bali 4 na box pero naka-plastic po siya ng itin, and then may label siya kasi yan eh, parang bagahe. Dumiretso lang ng 15 minuto hanggang 600 at isang Manila East Road. Pagpalagay na ho natin, 4 boxes yun po ang na-pick up kong item kay customer doon, then sa drop off doon po sa may Tanay Rizal, sa may Mangandila. Ayan, restaurant yun. Bali na-accept ko na siya dati, kaya nang makita kong nag-book ulit siya, lumabas sa screen ko sa cellphone ko, na-accept ko ulit kasi mukhang okay naman yung pick up saka sa drop off saka yung payment. Di po ba? Kasi nga yung medyo sambyahe lang, pero malaki namang bayad. Kumbaga pwedeng-pwede lang, 1,110 pesos. Cash po yan ha. Kasi dito sa Transportify, pag was nagbuko kayo, tatlong klase payment. Una sa wallet, pangalawa GCash, and then cash. Yung gumagamit pa sa wallet, yung payment, mga company booking po yun. Kung madalas gamitin po nila kasi nga company. Pagka personal booking, yun GCash, pagka walang perang hawak na cash, yun, GCash po nila, sasettle sa GCash mo. Pag may pera naman po sila, yun cash, ibabayad nila sa'yo. Okay, booking nito na-accept ko eh, personal booking, kaya cash po yung babayad sa ni customer. At yung item na na-pick up po kay customer, hindi naman kabigatan po yun. Kaya ko naman buhatin. Yan, bali may konti papakita ko sa inyo. May video kasi, nasa compartment, nasa likod ng kotse ko yung doon na ilagay, hindi rin sa likod ko. Kumbaga sa compartment yung kinarga. Tabi ko lang ha, para pakita ko sa inyo kung anong klaseng item po yun, kung gano'ng kalaki, kung gano'ng kabigat. Yan po, bali 4 na box po siya. Yan, pakita ko sa inyo. Yun.
Takot ako sa inyo. Yan po. Yan po na pick up po. Plastic na ito, pero bakit ko yung nasunod niya. Pero ang laban niya, di ko alam. Okay? Ayan, nakakita ko ninyo, apat na bakso. Parang ano, parang laman niya mga isda, mga tinaing. Parang ganun kasi amoy. Buti na lang sa compartment ko nilagay, kundi makakamoy sa loob, diba? Wala ko lang naman yan, pero di ako sigurado na. Pero amoy, miss na. Siguro nga. Okay, mga kaibigan, bali inulit ko, 1,110 pesos ang ibabayad sa akin ni customer. Cash. Sa totoo lang, hindi naman yun ang pinaka buong kita ako, yung 1,110. Yun ay ibabayad sa akin ni customer. Pero yung pinaka driver net pay ko, yung pinaka kita ko rito, nasa ano lang 900 pesos kasi alam nyo doon sa 1,110 na ibaba di customer sa akin doon sa may drop po, may commission pa to si Transportify. Yung po totoo, alam nyo yung kinita ko lahat 1,110 yung ibaba sa aming customer, yung po ibaba, pero hindi buo lahat ang kita ko doon, yung sabi ko nasa 900 lang po. Kasi kumakat ho doon si Transportify. Doon po sila kumikita sa commission ho namin. Lalo yung bumabawas sa wallet. Yan. Alalawan po ninyo pag basta bumiyahe po kayo sa Transportify. Okay, mga kaibigan. Mga kasama, yan. Lagi po tayo mag-ingat sa ating mga biyahe. Ako, sa traffic, masanay na ho tayo. Common na ho yan sa Metro Manila. Hindi na ho bago yan. Di po ba? Tsaga-tsaga lang po. At kikita tayo dito ng maganda at malaki. Okay? Keep safe! And keep on driving!